Okay guys, so welcome to my channel. So ang gagawin natin for today ay ito. Magpapalit tayo ng bearing itong ating plangsub. Tawag dito ay plangsub. So itong kinakabitan ng sprocket natin, plangs ang tawag dyan. So paano malalaman na palitin na yan? Ito. Alog-alogin mo yung sprocket mo. Kapag gumagalaw siya, kita nyo gumagalaw. So ibig sabihin, palitin na yung bearing mo. So wag mo nang antayin na maubos pa yung mga bearing dyan. Palitan mo na ng bago. So ngayon, papakita ko sa inyo paano magpalit dyan. Ang ginagamit dito na bearing ay 6203. Bahala na kayo kung anong brand yung pipiliin nyo. Basta yan yung code nya, 6203 ng bearing. So kakalasin ko na ngayon yung ating plangsub para mapalitan natin ng bearing. So ito nga pala yung nabili ko. Yan, Koyo na 6203. So yan yung kanyang number. Ayan, 6203. So maliit lang, baka hindi nyo masyado makita. So start na tayo guys, kalasin muna natin. So ayan guys, tanggalin nyo muna tong rubber na to. Sikwatin nyo lang ng flat. So ito kasi yung cover niya eh, yung pinaka dust seal niya. Tapos sunod natin, para mabaklas natin tong bearing, hugutin natin tong spacer na to. So ngayon, ang spacer natin ay kumapit na dito sa bearing. So gagamitin ko to. Ganyan, pupukpukin natin para mapalabas natin tong spacer. So yan guys, subukan natin pukpukin to para ma-release natin yung spacer dito sa bearing. Kumapit kasi siya eh. So ayan guys, lumalabas na yata yung spacer. So ayan, malambot lang naman siya. So konti na lang lalabas na to. So yun, natanggal na. So ito yung spacer guys, at tanggalin muna natin to para mahugot natin yung bearing. So saglit na, punasan ko lang para makita nyo. Dumi. So ayan guys, yung ating spacer na nakakapit dito sa bearing. So dito siya nakakapit sa bearing natin. So kalasin mo natin yan din. Pwede na natin itong tanggalin itong ating bearing kasi natanggal na natin yung spacer. So ngayon kuha lang tayo ng pangtuk. So yan guys, gagamit ako nitong ulo ng T-wrench natin. So yan, pupukpukin ko para lumabas yung bearing. So yun, kumalas na konti pa. So dandan lang sa pokpok, baka masira naman yung hub nyo. So yan guys, pukpukin nyo lang, lalabas din yung bearing na yan. Malambot lang naman sa yun. So yan guys, atanggal na natin yung ating bearing ito. Yung 6203 na bearing. So again, unahin nyo muna tanggalin tong spacer ha. Bago tong bearing natin. So linisin muna natin yung hub. Bago natin lagyan ng bagong bearing. So yan guys, tanggal na siya. So ito yung spacer. Ito naman yung bearing. So ito yung bago natin na ipapalit. So lilinisin ko muna to guys. So ayan guys, nabaklas na natin yung bearing. So ayan na, nalinis na natin yung ating plangsub. So ayan guys, lagyan muna natin to ng grasa bago natin ikabit. Okay na yan nay. Okay lang yan. Sige daw. Sapian mo na lang yan. Ah sige nay. Libangan. So yan, tanggalin muna natin tong cover. Ayan, lalagyan natin ng panibagong grasa. So bago natin ibalik yung cover na yan.
I-repack lang natin ng ito. High temp to, guys. Ilalagay kong grasa. Lagyan lang natin ng ano, konting grasa. So yan guys, lagyan na natin kabilaan yan. So ibalik lang natin yung cover. So yung pinasikwat ko guys ito, may binili talaga akong pantanggal ng mga oil seal. So yan, isang set yan oh. So sinikwat ko lang siya nito. Ito. So kinakamay lang yan guys. So yun, balik natin yung cover niya para safe siya sa mga ano, sa buhangin. So ngayon, nalagyan na natin ng ano yan. Lagyan din natin tong ano, ito. Itong dust seal niya. Lagyan rin natin ng grasa. Para isang salpakan na lang tayo, guys. Ayan, di pala kita, sorry, ayan. So lagyan na natin, grasahan lang natin yan. Ito, dust seal lang naman to, para hindi pasukin ng buhangin yung mga bearing natin. So ngayon, ikasana natin yung ating bearing, guys. So pasok na natin tong bearing na to. Lagyan natin ng bagong grasa rito. Kasi may grasa yan dyan eh. So yan. Pwede natin ito ikasa guys. Pukpukin lang natin yung bearing. Kailangan pantay ha. Pag pinukpok nyo yan para hindi masira. So pinaka the best na ito guys. So pantayin muna natin ang lagay. Kunin nyo rin yung lumang bearing. Yun ang pukpukin nyo. Para pantay yung tirada. Yan, malambot lang naman tong bearing. So ngayon, para may lubog mo yan, ito yung gagamitin natin. Yan. So yan guys, pag matigas na, okay na yan. Ibig sabihin, sagad na yan. Nakasagad na siya dun sa ano, sa hub natin. So next natin ito guys, ibalik natin tong spacer. So lagyan din natin to ng grasa. Punas muna, lagay ng grasa. So grasahan din natin tong spacer natin. Ayan, ikasa na natin guys. Dito to sa kabila, itong spacer na to. Ayan, dito mo siya ikasa. So yan guys, daliri lang ha. Pasok agad yan guys. So yan, pwede natin ikasa to guys. So balik natin yung cover. Ito yung cover niya guys. Yung pinaka dust seal niya to ah.
So kamayin nyo lang, pasok yan. So yan, ganun lang kadali magpalit ng ano, bearing guys ng ating planch hub. So ngayon pwede natin to ikasa. So yan guys, isalpak na natin yung ating planch hub dito sa ating gulong. So ayusin ko muna yung ano, kailangan ma-shoot ko muna siya doon sa mga ano niya. Ito dito sa brake pad. Yan, para hindi tayo mahirapan. So yun. Yun. So sasaksak na natin tong ano. Salpak na natin tong ating planch hub. Kabit mo natin siya dito sa ating kadena. Yan, para tayo mahirapan. So salpak na natin tong planch hub natin. So ayan guys, naipasok ko na. So balik tayo, ayusin na din natin siya dito sa kanyang brake pad. Hindi ko makita. Yun. So pasok lang natin yung brake pad ito sa ating gulong. Kasi double disc brake tayo. Yun. Kabit mo natin yung ating axle guys. Hindi siya makita. Yun, kita ko rin. So kabit natin yung spacer dito. Ayan. Converted to sa Raider 150 guys ah. Itong aking itong aking ano, mags. Kaya baka magtaka kayo. Nakamag siya ng Raider. Bigas ah. So yan guys, pasok na. So ngayon, ilalak ko na siya guys. So yan guys, nailak na natin, naikabit na natin yung gulong. So kung mapapansin nyo, stable na siya guys yung ating ano, yung ating kade, yung ating sprocket. Hindi na siya alog-alog. So dito nyo lang titestingin. Pagka umalog-alog na yan, palitan nyo na ng bearing. So ito yung bearing niya. Ulitin ko guys ha. 6203, 6203 ang bearing nito. Itong planch hub ng ating smash. So ganun lang guys kadali magpalit ng kanyang bearing dito sa planch hub niya. So baklasin nyo lang. Nandun naman yung step by step, tanggalin nyo yung spacer, tanggalin nyo yung bearing. Unahin nyo yung bearing, sunod nyo yung spacer. Then balik nyo lang uli. So ganun lang kadali guys. So kaya ang importansya nitong ano na to, kaya tayo nagpapalit ng bearing. Kasi guys, kapag nadurog yung bearing nito, ito, pag ito kumalas lahat,
delikado ka, pwedeng tumaluntong kadena mo at pwede natin ikamatay yun, aksidente. So mag-ingat tayo. Kung may tatanong nyo, ilang years bago ko nagpalit? 5 years guys, ayan o. Maalog na yung bearing na yan, ayan guys o. Ayan o. Ito lang maalog yung, umaalog dyan yung gitna. Dito kasi nakakabit yung ano, axle natin. So ayan o. So ganun lang kadali guys. Alog-alogin nyo lang to. Pag ito gumagalaw, itong sprocket nyo, ibig sabihin, palitin na yung bearing dito sa plang sub ng ating Smash 115. So palitan nyo ng bearing agad, huwag nyo na antayin na mawala yung mga bearing nito, pwede kayo madisgrasya. So yun lang guys, maraming salamat.